Good evening mga kasisyo. Welcome muli sa aking channel, sa Antonio Adventure Attack and Survival. Sa gabing ito, ibang klaseng kababalaghan story ang ating pag-uusapan. Ito ay na-experience namin ni Jake ngayong gabi. Dito mismo sa tractor. Kaya nga ito ay ang kababalaghan. Noong 2012 ay nag-umpisa na kami mag-training ni Jake dito. At si Jake noong time ngayon ay 17 years old pa lang. Siya ang madalas kong makasama hanggang sa ngayon. Nagte-training kami ng harness. Sa lugar na yon, noong kami naging original na pumesto, hanggang lumipat kami sa kabila. Pero after all those years, mga kalipas ng panahon, ay wala naman kaming nararamdaman o na-experience na kaiba o kababalaghan. Mabwera lang sa gabi dito. Nag-usap kami ni Jay kanina na magkikita kami ng alas 4, pero dumating na siya ng medyo late na may kinala. Nung dumating na yung mga bata kong kausap, na mag-training, inaya na ako sa itay, mag-practice na lalo. Parang napakabigat ng aking pakiramdam, ang sakit ng likod ko, at para akong nag-groging, hindi ko maintindihan. Kaya sabi ko, ano ba itong feelings na ito? Ngayon, doon dumating si Jake, tinanong ko rin, sabi ko, parang malamig yata ang panahon ngayon, at ang bigat ng pakiramdam. Sakit ng likod ko at ako'y parang nag-o-groan. Nung si Jake ay nakaharap sa akin, may nakita raw siya na babae na dumaan sa likod ko. Pero yung buhok ay nakataklob sa mukha. Pero ang daming nagjajaging na tao, tapos mukhang tangi siya na mabagal ang lakad. Doon sa mga bato na pinipwestuhan namin, yung mga bato na yan, malalaking sunod-sunod na nakaserve. Ramdam na ramdam ko talagang napakabigat. Ay may punong malaki, hindi ko alam kung may inkanto sumakay sa aking likod. Na ako'y parang matutumba na hindi ko maramdaman talaga. Sama ang pakiramdam ko. Tapos, hindi akong pag-arnis, parang tamad na tamad akong mag-arnis. Tinanong ko si Jake, yan naman nararamdaman mo. Hindi tayo mabigat. So ang ginawa namin, lumabas muna kami. Sabi niya, tayo muna eh, ano? Ibang lugar. Pumunta muna kami sa ibang lugar. Para maramdaman namin yung pagkakaiba. Kung yung paglalakad namin sa dito, sa paligid ng traktor, eh, sa labas ng circle, nawala yung bigat ng aming katawan. Nag-iba na, tapos kanina kasi parang mapait yung panlasa ko, pero hindi ko mabasta kami. Naging maayos na, sabi pa nga sa akin, kita, kumain tayo ng matamis. Parang tayo lumakas. So, kumain kami ng, ano, ng matamis para mawala yung parang mapait na panlasa namin at kami nagbubuluhan na. So, sa loob ng ilang years nang nakalipas yung 2012 hanggang 2021 ngayon. So, ilang years na yun? Almost 13 years, actually it's only 12 years. Oh, no. 8 years. 8 years. Malipas. Magnanay. Ngayon lang kami nakaramdam ni Jake ng kababalaghan din. At nung kami nakaupo doon, may narinig kaming tumatawa na tawa ng parang bata. Parang tiyanak ang tunog eh. Ang mga tao naman, wala naman. May mga bata rin, pero wala naman yung tunog ng parang tunog ng haba ng bagong baby, yung anak, bagong panganak na baby. Ganun, ganun yung narinig. Wala naman akong napapansin. So, yung narinig namin na yun, parang nagkatingin na kami, Jake, oh, may baby na ito. Ngayon lang kasi dito sa bilog na ito, hindi talaga kami pumipesto dito sa parang Stonehenge sa nakapaligid rito.
Ngayon lang kami natutong pumesto nito kasi pinagbabawalan ng bumataw ng karne sa area na yun. So hindi namin alam kung meron ditong unseen spirit or may mga maligno o baka may tikpa lang dito sa taas ng mga puno. Yan, dito. Pero maliwanag dito. Pero hindi naman ibig sabihin maliwanag ay walang aatak kasi hindi mo nakikita. Or baka merong laman lupa dito na nakatira. So ganun pa man, ay gusto namin ma-encounter yung mga unseen spirit na yun. Kaya mga kasityo ko, kung gusto nyong makaranas ng mga kapabalaghan sa area na ito, ay pumunta kayo dito. Dito sa lugar na ito, dito ako nakaramdam ng kakaiba. Dito sa may bato na ito. Ito ang malalaking bato na ito. Yan, doon sa bato na yon. Dito ako nakaupo madalas. Pero pag-araw, wala naman kaming nararamdaman. Ngayon lang kami nagkaroon ng ganitong karamdaman. So mga kasityo ko, sana nagustuhan yung aming kababalaghan na true story na yung gabi nito. Kung gusto nyo rin maramdaman ang kababalaghan, same spot. Dito, magpunta kayo. Para humaba ang buhay, laging punong-puno ng pagmamahal. At huwag kalimutan ang smile. Pero mag-ikat kayo sa inkanto. Bye-bye.